Welcome back mga kaduwit. Sa video na to is tungkol sa tie rod. I-share ko sa inyo in case mag DIY kayo no ng pag re-replace ng inyong tie rod. So possible na may encounter nyo is mahirap ito tanggalin. That's number one. And number two is itong part na to. Yan, minsan antigas nito tanggalin mga boss. So swerte nyo kapag madali lang. Pero kapag mahirap is ayun. So i-share ko sa inyo kung paano tanggalin yung etong party na to. Yung mahirap na mahirap siyang tanggalin. Kaya samahan niyo ako mga boss. Ang hirap talaga niyang tanggalin kasi yung kalawang nanikit na dito sa may ilalim. So buti na lang meron tayong DW40. Ayan. So ayan oh. So dapat kung magdi-DIY kayo, dapat meron kayong proper tools. Ayan. Ayan oh. Ang hirap niyan, nahirapan ako mga boss sa pagtanggal niyan. Ayan oh. So, ang ikot nito mga boss, pag ganun, higpit no? Ayan. Ayan, pahigpit yan. Ayan, pahigpit. Then, pagpaluwag, pag ganun. So, ang ikot nito, pag ganun. Ayan, pag ganun. Ito yung sambay bandang gulong. Yun, sa gitna. So halimbawa mga boss no, pag nag-DIY kayo na mag-replace ng inyong tie rod, so in case na may encounter nyo na napakatigas, eto kunin. Eto. So ginagawa ko dito is, sa sobrang nanikit na ng kalawang, inaano ko yan. Pero hindi sobrang, yung dahan-dahan lang para lang matanggal yung kalawang niya. Yan, dun sa thread niya. Pagkatapos, lalagyan ko siya ng DW40. Ayan. Ayan. Then, pagkatapos, ito yung gamit ito. Ito. Then, ito kasi mga bosses, ang higpit pag ganon. So, ang luwag pag ganon. So, ito pag ganon.
So, dadahan-dahanin nyo lang mga boss. So kapag medyo matigas, huwag nyo pilitin kasi ang problema baka masira yung thread dito sa loob. So dadahan-dahanin natin yan mga boss. Eto okay lang to na masira kasi meron namang replacement nito eh. So eto bihira lang yung availability nito, itong bar. So kaya dapat natin itong ingatan mga boss. Yan mga boss, so malaking tulong ng DW40. So ito yung bandang gulong, ito yung sa bandang gulong. So kanina pagano'n yung ating luwag, ngayon naman paganito. Ayan, baliktad lang yung luwag nya. Ayan. So, hindi laging madali ang trabaho mga boss. So, minsan, pag nagdi-DIY tayo, na-encounter natin yung hindi natin ini-expect, no? Yung tulad ng ganito, no? Mahirap siyang tanggalin. So, dito mga boss, etong may etong ano, merong masking tape. Ito yung nakalagay doon sa gitna ng ating makina. Then ito naman is doon sa may bandang gulong. So para hindi kayo malito, is tandaan niyo yung thread. Ito, yung thread nito is pataas. Ayan, etong. Tapos yung thread naman nito is pababa. Ayan, pababa yung thread niya. Ngayon kung iikutin mo to, ang thread nito pataas yung thread nito eh. So, ang ano nito, ang higpit nito is counterclockwise. Ayan. Ay mapapansin niyo 'yan. Counterclockwise 'yan. Ayan. So, ito pumapasok to doon sa loob pag counterclockwise. Pag clockwise, ayan, is nag-i-extend to palabas. Ayan. Ayan. So, ito yung banda sa may ano, sa may sa gitna ng ating makina. Yung thread niya is hindi katulad nito na pataas, ito pababa naman. Ayan, dito sa side. Ito, ayan. Kikita niyo naman yan. So, ito direction yan. Ayan, ayan. So, ito pababa to. So, pababa yung kanyang thread. So, ito, pag inikot niyo ng clockwise, ayan, pumapasok yung screw paloob, then pag counterclockwise, ayan, palabas. Ayan. So, pag clockwise is, ito, papasok doon. Ito, clockwise to. Ayan. Clockwise, ayan, papasok din siya. Ayan o. Nababawasan to. Ayan. So, ito, pumapasok doon. Ayan. So, ibig sabihin, itong gulong na to is gusto mong ipasok doon sa loob, sa engine direction. Pag palabas naman is, ito lang, counterclockwise lang dito. Ayan, counterclockwise. So, pag counterclockwise to, ayan, ibig sabihin, ayan, lumalabas yung gulong, palabas yung gulong. Ayan. Ayan. Okay? Ngayon, pag ang naman,
pag binaliktad mo naman ito, ayan, kung ito naman yung sa may bandang gulong, ito, tapos, ito yung sa may bandang makina. So, if for example, gusto nyong higpitan, no, papasukin yung gulong paloob. So, iba na yung magiging direksyon. Ayan, no. So, kapag yung clockwise, hindi na siya pwede kasi ito, pinupush niya palabas eh. So, magkakamali kayo ng adjust. So, kaya nga sabi ko sa inyo, tandaan nyo kung ano yung nakakabit sa makina. So kung if ever na na-install nyo ng mali, so, ganito yun lang. Instead na pa-clockwise is pa-counterclockwise. Ayan. Para itong gulong na to is pumasok sa loob. So, kaya mahalagang tandaan nyo mga boss kung saan yung naka-install doon sa ating makina banda at kung saan yung sa gulong. Para sa pagbalik nyo, sa pag-install nyo ay hindi kayo malito. Pero kung sanay na kayo, is pwede naman to baliktad. Ano? Kung sa tingin nyo na open, pag ganitong adjustment is lumalabas yung inyong gulong, so pwede nyo namang i-counterclockwise. Ayan. Asya nga pala mga boss, huwag nyong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe.